What's up, guys? Today, we're gonna have my kay, dahil hindi ko to nagawa ng July, hinahabol ko to, but this is for the month of July, yung aking mga top favorites. And today, we're gonna have my top 4 favorite moisturizer. Out of the 4, tatlo dito, nagkaroon ako ng review. So, I will link each and everything na aking review sa description box. The other one, I will have a review on it very, very soon kasi may kasama siyang buong line sa kanya. So, yun. Itong mga produkto na ipapakita ko sa inyo today, guys, are basically products that I truly, truly trust. Kasi talagang pinaganda niya yung kutis ko. Pinaganda niya, in other words. Yun lang naman ang pinaka-importante, pinaganda niya yung kutis ko. And actually, lahat sila really helped me in controlling yung aking oiliness kasi I have an oily skin. Itong mga produkto nito, medyo iba-iba sila ng binibigay sa skin ko. As in, each and every one of them, iba-iba yung kanilang mga benefits na binibigay sa skin ko. So, might as well start this video para makita nyo na sila. My top 4 favorite moisturizer is this IY Korea Aqua Moisturizer Whitening Vita. Wala pa akong review nito, but I will have that very, very soon. This is well suited for those who have oily skin, guys. I know marami ng YouTuber that have tried this product and wala silang masabi sa produktong to kundi magandang bagay lang. So, ako rin, it made on my top 4 favorite kasi talagang maganda siya. What I love about this, guys, is that it really suited for those who have oily skin. Especially kung kayo ay palagi nagme-makeup. This is the best moisturizer to try because it's para siyang ano na eh, primer at the same time. Ganun ang benefit na binibigay niya. Maganda yung turnout ng makeup every time I use this moisturizer beyond it or yun sa ilalim ng makeup. So, this is best suited for those who have oily skin. If you're gonna put makeup on and medyo dewy and medyo not suited for oily skin yung makeup na i-apply nyo sa mukha nyo, this is the best moisturizer to try. In terms of the whitening effect it has, medyo mabagal siya magpapute eh. I don't know why. Pero medyo yun nga, mabagal siya. But yung kanyang benefit na binibigay sa skin is yun nga, ang ganda-ganda niyang primer. Para siyang primer and moisturizer at the same time. In-adjust ko yung ISO kasi masyadong dark yung aking itsura. It's because it's currently raining. Talagang super ulan sa labas. After kay wash to during the day, talagang maganda, maganda sa skin siya. Paano ba sabihin to? Supple yung skin, malambot na fresh tingnan yung face nyo. So, ganun tong moisturizer na to and I super love it. It's actually water-based. So, pag nilagay nyo siya sa inyong kamay or sa face, it turns into watery or liquidy. Kaya I super love this. Eh, yung amoy niya, alam nyo yung amoy ng nose pack, face mask ng IY. Ganun pa rin yung amoy niya. Hindi nagbabago. Actually, lahat ng line nila, ganun ang amoy. Hindi nagbabago yung amoy. It reminds me of the baby skin pore eraser. Ganun siya. Ganun kaganda. Medyo biniblur niya yung aking pores. It's a good moisturizer to try. So, go ahead and try it out. And, yeah. So, that's my top 4. And my top 3 favorite moisturizer is the Celotech Facial Moisturizer that is water-based and oil-free. Meron ako review nito na na-nurse ko siya sa dati kong skin regimen. And this really did good, as in. Ang binibigay nito sa skin nyo is that it gives you a smooth face. Para siyang baby bath, ganun. Alam niyo yung baby bath na pag ginawa ka nyo, malambot at very smooth. Ganun siya. Ganun ang binibigay niya sa skin ko. And because it's water-based and oil-free, absolutely, nung ginamit ko to, it really helps in controlling the oil as well. It's a good moisturizer if you wanted a smooth baby bath look. Baby bath smooth yung skin nyo. Ito is the best moisturizer there is if you wanted to attain that. So this is my top 3 favorite moisturizer. I super love it. And then my top 2 favorite moisturizer is this Ardent Glutacy Intense Whitening Facial Day Cream. Eto guys, I super love this. This is my holy grail. Siguro mga pangatlong bottle ko na or pangatlong tube ko na nito kasi I cannot stop using it. Why? Kasi yung mga nakaraang buwan, di ba? Lagi akong umuwi ng probinsya at sobrang init. Mabilis yung skin ko mangitim eh. And this really helped me in going back to natural color na meron ako. And also, yun, the SPF 25 really helped me a lot also. When I'm heading out, pag hinahatid ko yung anak ko, nag-grocery, ito lang yung ginagamit ko. And pag uwi ko sa bahay, hindi ako, walang nagbago sa akin skin color. So the SPF really helped me a lot. If you're whitening your skin,
best product to try kasi ang ganda-ganda niya for whitening the skin. After 7 days, makikita nyo na yung resulta niya. Ganun siya. If you have an oily skin, paano ko ba explain to? Pero pag meron kayong oily skin, hindi siya magko-contribute dun sa oily oil na pinuproduce ng skin nyo. Ganun siya. So, it's a good whitening, a good sunscreen as well. Kung hindi kayo talagang totally exposed sa sun, this is a good moisturizer to try. And the whitening effect is just superb. So, I super love it. And, yun. The top one in my favorite is actually not a moisturizer, but I consider it as a facial moisturizer din. This is the Skin Made Forever Young Shark Oil. Ito, dalawang to, meron ding review. Again, I will link that in the description box. Ito ginagamit ko sa umaga at ito ginagamit ko sa gabi. It doesn't state here na meron siyang SPF to help me in, you know, sunscreen at saka sun protection. So, ginagamit ko to as a night routine. Pag ginagamit ko to, guys, kinabukasan, parang ang glowing ng skin ko. Iba siya. Parang nasabi ko noon na feeling ko, ito yung mga ginagamit ng artista para magkaroon sila ng dewy skin. Pag nakakita kayo ng artista, guys, na walang makeup, parang yung cutis nila, parang porcelain, ganon. Makintab, na maputi, ganon. And I think this is one of the products they're using. Feeling ko lang naman yun. I'm not 100% sure, pero feeling ko ito kasi pag ginagamit ko to, guys, ngayon, pag ginagamit ko to sa gabi, kinabukasan, parang ang glowing ng skin ko. It has porcelain effect on it, on my skin. Kaya ang ganda-ganda niya. I cannot live without it. Siguro pang mga 5 bottle ko na to, and I cannot emphasize how much I love this shark oil kasi pinagaganda niya talaga ang skin ko, as in sobra. Except for those days na magkakaroon ako ng menstruation, like now, na hindi ma-prevent yung hormonal disbalance ng aking katawan. Kaya nagkakaroon ako ng pimples like this one I have on my skin right now. But pag wala, talaga ang ganda-ganda ng skin ko pag ginagamit ko to. This is one of the holy grail. Talagang I cannot live it out. Guys, that's it for my top 4 favorite moisturizer. As you can see, iba-iba yung benefits na ginagawa nito sa skin nyo. And sometimes, I would, you know, alternate these things or these moisturizers in my skin para lang, depende sa gagawin ko at gusto kong mangyari sa kutis ko, ina-alternate ko sila. So, I hope you guys do try them out. If you have chosen one, go ahead and try them and give me feedback in the comment bars. If you have tried them also, comment kayo sa comment bars and para makatulong din sa iba. But basically for me, this is my top 4 because I super love them and I cannot live without them. Kasi pinagaganda nila talaga yung kutis ko. And I hope you guys enjoy it. If you do, please do give me a big thumbs up. And also, if you haven't subscribed to my channel, please do so by clicking the subscribe button and be part of my family. And para ma-notify na rin kayo at the same time, every time I upload a video. And what else? If you haven't followed me on my Facebook, Instagram, and Twitter account, I'll be linking that in the description box. That's it for this video. I hope you guys enjoyed it. Thank you very much, guys, for watching it. And I hope you enjoyed. And yeah, have a great day and happy day. Bye! I'll see you soon! Bye.